Alright, so this question comes from Hazel Atig. So, shout out sa'yo, Hazel. Kung nanonood ka, mag-comment ka dyan sa ibaba. Tanong niya, sa kabila ng mga magagandang na idudulot ng networking business, marami pa rin ang nagko-quit dito. Ano-ano po ba ang madalas na rason kung bakit nagko-quit yung ibang sumali sa business na ito? So, maraming salamat sa tanong mo, Hazel. That is a great question. So, bakit nga ba maraming taong nagko-quit sa network marketing business? Ang daming rason. Okay, napakaraming rason. And yung mga rason nila, halos lahat naman yan valid. For example, ano yung mga sample reason? Bigyan ko muna kayo. Nahirapan. Pinakang common is yung nahirapan. Pero ang totoo kasi, para sa akin, ang pinakang common talaga na rason bakit nagko-quit ang isang networker, mali yung expectation. Okay, it's either na mali yung expectation na binigay sa kanya na nagpasali sa kanya, or tama yung expectation na sinabi nung nagpasali sa kanya, pero mali pa rin yung ine-expect niya. Na ine-expect pa rin niya na kahit anong sabi sa kanya nung sponsor niya na gagawin mo yung best mo dapat, it will take you time and effort and commitment para ma-achieve mo yung pangarap mo, it will take you years, no, para ma-achieve yung mga pangarap mo, kumita ng million or whatever. Pero ang inisip pa rin niya, hindi, yayaman ako mabilis. So, may mga ganong tao. Yun ang para sa akin pinakang common. Hindi yung nahirapan. Common yung nahirapan. Nahihirapan pag nahirapan. Kasi ganoon naman talaga yung tao eh. Ang pinakamadali kasing ano eh, pinakamadaling way para makaalis sa kahirapan na iniisip nila is mag-quit. No? Pero hindi nila alam na ang nangyayari lang doon kapag ginagawa nila yon is maghihirapan lang sila pang habang buhay. Hindi kasing hirap na na-experience nila sa network marketing during the business. Pero panghabang buhay sila maghihirap. Yun yung nagiging problema. Hindi nila alam yun. Bumabalik lang naman kasi sila sa comfort zone. Kung saan sila komportable. Hindi sila komportable na nare-reject. Hindi sila komportable na nagkakamali. Diba? Hindi sila komportable na kapag binash sila ng ibang tao na ayaw sa networking, yung mga negative na tao. Hindi sila komportable kapag inihila sila pababa. Hindi sila komportable kapag kinokontra sila ng pamilya. So, yun yung mga rason. Isa-isa rason. Ba't nagko-quit? Babalik na lang sa comfort zone. No? Napakarami pang ibang rason. Another reason bakit sila nagko-quit. Hindi pa sila ready. Merong mga networkers na nagko-quit dahil hindi pa ito yung time nila. Pero hindi ibig sabihin nag-quit na sila forever. Meron dyan babalik. So, kung ikaw yon, comment ka dyan sa ibaba. Diba? Yung tagal mong tumigil tas bumalik ka. Merong iba on and off kung kailan sila nasa mood tsaka nila gagawin yung negosyo. So, may mga ganon. Ako hindi naman ako tumigil sa ano eh. Hindi naman ako nag-quit, palagi ko nga sinasabi, hindi ako nag-quit sa network marketing, nag-quit ako sa pagiging unethical networker. Doon ako nag-quit. Tumigil na ako sa panloloko sa mga tao kasi hindi nga kaya ng konsensya ko na ginagawa ko yung ganung bagay. Ayaw ko ng ganun. Ayaw ko na umasenso. No? Ayaw ko na umasenso na marami akong inagrabyadong mga tao, marami akong niloko. Ayaw ko ng ganun. Yun yung sa akin. Tumigil ako sa pagiging unethical. Doon ako nag-quit. Hindi sa network marketing industry itself. Pero may times din, may sa network marketing career ko din, may ilang months din ako na tumigil sa pag-network. Nagpahinga, kumbaga. Yun yung mga time, I think that was 2016. Yun yung mga time na talagang super dami kong problema, ganyan. And talaga, yung mga time na yun, umalis na talaga ako sa doon sa unang company na kinabibilangan ko. Kasi ayoko na nga talaga doon. Ayoko na talaga sa kanila. Maganda yung company, sikat yun. Siguro alam nyo yan. Wag nyo na lang i-comment dyan ha. Kung alam nyo kung saan, kung alin yung kumpanya na tinutukoy ko, wag nyo na i-comment ha. Wag nyo nang sabihin dyan. Sikat yung company na yun. Maganda, malaki. Dami ng members, dami ng successful. Diba? Pero umalis ako doon kasi nga ayoko ng ginagawa nila. Ayoko ng kultura nila, ayoko ng ginagawa nila. Tumigil ako, matagal akong tumigil kasi inayos ko din yung sarili ko, may mga problema din akong inayos, and at the same time, naganap ako ng iba. Okay, naganap ako ng iba, ng ibang companies, and then, yun, fast forward, andito na tayo. Hindi ko na masyadong ikakwento yung about dyan. Most of the time, yung mga reason bakit nagkakwit yung mga tao is yung mga personal nilang madadramang reason. May kanya-kanyang reason. Yung iba, sisisihin yung network marketing dahil daw hindi totoo, dahil kung hindi totoo talaga yung network marketing, di sana ni isang tao, ni isa, wala sanang naging successful. Ni isa. At kung hindi talagang totoo na kikita ka at kaya mo maging successful sa industriya nito, sana hindi nagtagal ng, I think, 80 years na. 80. Mas matanda pa sa mga lola natin most of the time. Ang network marketing industry sa buong mundo. Kung talagang hindi totoo. Kung talagang hindi ka pwedeng maging successful. Diba? Ano, justification lang yan ng mga loser, ng mga tamad, nung mga madadrama, madaling i-justify lang nila yun para lang iwasan yung katotohanan na sila naman kasi talaga yung may kasalanan kung bakit di sila naging successful. Kasi tamad eh.
Nag-expect na yaman agad, wala namang ginagawa. Ang konting effort ang binibigay. Kumbaga sa ano, sa apoy, ba? Kumbaga sa apoy. Gusto nila ng sobrang laking apoy, pero yung gas na binibigay nila ganto lang, katiting lang. Yan, pero gusto ko sobrang laking apoy, ha? Yung kasing laki ng bahay, ha? Pero ito lang yung gas na ibibigay ko. Diba? Parang tanga lang, 'di ba? So may mga ganun na tao, and yun yung mga reason. Madami pang ibang reason, no? Tatagal tayo ng sobra-sobra dito kapag sinabi ko lahat 'yon. Pero ang pinakang importante na kailangan natin matutunan dito is wala na dapat tayong pakialam dun. Kasi kahit gaano pa aganda yung company mo, kahit gaano kaganda yung business, kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka kahit kumpleto kayo sa tools, sa system or whatever, meron at meron tao pa rin magkupit, and that's nature. Yun na talaga yun. Kailangan na lang natin tanggapin, especially sa inyong mga uplines. Pag nagkukit yung mga members nyo, kailangan nyo na lang tanggapin. Normal talaga yan nangyayari. Pero yun nga, ang pagkakamali ng ibang uplines, pag nagkukwit yung member nila, eh, binabash nung iba, eh, hindi ko maintindihan bakit nila ginagawa yun. Dati ganun din yung tinuturo sa amin, sinisiraan sa ibang mga member. Bakit na ginagawa yun? Hayaan nyo siya. Di ba? Buhay niya yan. Ang sinasabi na lang namin sa kanila, as long as wala kang nilalabag sa rules ng aming team, ang tinutukoy ka na ron is, pag hindi ka naman sumali sa ibang networking company, no, welcome ka pa rin na bumalik sa amin kung gusto mo. Pero pag sumali ka na sa ibang company kasi akala mo mas power pa yaman doon at yayaman ka kagad, edi bye-bye, congrats, good luck na, I mean, hindi congrats, good luck na lang. Di ba? Wala na kami magagawa dyan, pero di ka na makakabalik. So yun yung ano namin, yun lang yung sinasabi namin, and hinahayaan na namin. Di na namin sila pinakikialaman. And marami din mga members ko na, ang dami din mga members ko nagko-quit din eh. Kasi kahit gano'ng kaganda, kung sila talaga yung may problema, no, wala kang magagawa dun eh. Diba? So instead na isipin nyo na yun, isipin nyo yung dahilan bakit sila, hindi nyo maiiwasan yan kahit anong gawin nyo. I've been doing this business for almost 7 years na. Sa tingin nyo ba, hindi ko inisip din yan. Paano kaya maiiwasan na mag-quit yung mga members? Dati ko rin palaging iniisip yan. Pero na-realize ko later on na mali pala yung focus ko. Mali pala yung iniisip ko na yun. Kaya hindi ako kumikita ng malaki. No, pansinin nyo, kayong mga nag-iisip niyan, o aminin nyo, kayong mga nag-iisip niyan, na palagi nyo iniisip pa paano makikip yung members, paano sila mag-i-stay, paano sila hindi magkukwit, di ba? Kayong mga nag-iisip niyan, hindi pa kayo kumikita ng million, di ba? Majority sa inyo, aminin nyo man o hindi, hindi pa kayo kumikita ng million, hindi pa kayo kumikita ng malaki, hindi pa kayo, wala pa kayong passive income. Kayong mga nag-iisip ng ganun. Kasi nga mali yung focus nyo eh. Nagpo-focus kayo doon sa isang bagay na wala kayong control. No, alam na intindihan ko yan. Naintindihan ko kayo kasi ganyan din ako dati. Sino ba naman ng leader o upline na gusto nagkukwit yung member niya? Kahit ako naman, kung ako tatanungin mo, ayoko. Diba kung akong masusunod, pero hindi kasi ako yung masusunod eh. And bakit ako magbibigay ng focus sa mga member ko na nagkukwit? Bakit hindi dun sa mga nag-i-stay? At kung walang nag-i-stay, kulang ka kasi sa hataw. Hindi ka nagdidirect, hindi ka nagpo-production. At yun yung problema. Kaya nararamdaman mo yung mga nagkukwit. Kaya nararamdaman mo yung sakit pag nag-i-inactive sila, nawawala na lang bigla sila. Kasi ang konti nila. Diba? Sa tingin nyo, yung mga Lodi nyo, yung mga Lodi na uplines nyo, yung mga superstar power payaman multi-millionaire, may isang dosen ang Camaro na mga uplines nyo. Yung mga very successful uplines nyo na may libo-libo, 10,000, 30,000, 50, 100, half million na downlines. Sa tingin nyo, nagdadrama yan, nalulungkot pag may nagkukwit na members niya? Sa tingin nyo? Di ba? I doubt. Sigurado ako wala silang pakialam. Wala silang pakialam. Hindi yan ibig sabihin nun na masamang upline sila kasi wala silang pakialam. Hindi yun eh. Kasi nga katulad nung sinabi ko sa inyo, kahit anong gawin mo, meron at meron pa rin magkukwit. Kahit anong gawin mo, wala kang magagawa. There is no such thing na 100% retention rate. At wala kang makikilala na kahit na sinong successful na network marketer na lahat ng downlines na napasali niya from start hanggang sa maging successful siya, nagstay lahat, wala. Tagami yun sa bato, wala. At kung may magsabi na meron, sinungaling yun, layuan mo siya. Manluloko yan. Walang ganun. Okay, walang ganun. Walang 100% na nag-i-stay. Sa school nga eh. Sa lahat naman, hindi lang sa network marketing. Sa lahat. Sa school ba, lahat ng nag-enroll, graduate? Lahat ba? Di ba hindi rin? Lahat ba ng, tawag dito, ng nagtrabaho? Di ba? Lahat ba na nagtrabaho, naging CEO? No! Never mangyayari yun. Di ba? Napakababa ng percentage. Diba? Lahat ba ng nag-apply ng trabaho, natanggap?
Lahat ba ng pumila ay pumasok sa McDo umorder? Di ba? Ganun talaga eh. So, kailangan tanggapin nyo na yan. So, instead na ang focus nyo ay nasa ganun, paano mapapastay, keeping, blah, blah, blah. Ang dapat maging focus nyo, production. Mag-recruit ka, magbenta ka. At hayaan mo na yung resulta mo ang mag-inspire sa mga members mo para tularan ka nila. Yung resulta mo, hindi yung sinasabi mo, hindi rin yung ginagawa mo. Yung resulta mo. Nung naintindihan ko to, nawala na ako ng stress about sa nagko-quit. Wala na akong pakialam. Wala na akong pakialam sa kanila. No, mag-quit sila, bumalik sila, wala akong pakialam. Kasi paulit-ulit ko sinasabi yan sa mga member ko na ang ginagawa nyo itong negosyo na to, hindi para sa akin, hindi para sa kumpanya, hindi para sa team, para makuha nyo yung pangarap nyo. So kapag ka nag-quit kayo, nag-quit kayo sa pangarap nyo, hindi sa akin, wala akong pakialam, di ako epektado. Kasi tuloy-tuloy pa din naman ako, magre-recruit at magre-recruit pa rin naman ako eh. No? Magbebenta at magbebenta pa rin naman ako, kukunin at kukunin ko pa rin naman yung pangarap ko eh. Yun yung sinasabi ko sa mga members ko ha. Kung magpapaalam kayo na magkukwit, wag na. Magpaalam kayo dun sa mga pangarap nyo, hindi sa akin, kasi hindi ko kawalan yan. Yun yung sinasabi ko sa kanila. Kailangan nyo na maintindihan. Ito yung mga, ganito mag-isip ang mga top earners, ganito mag-isip yung mga nagiging successful sa industriya. Kasi yung production mo lang, yan yun lang yung bukod tanging kaya mong kontrolin. Ibang tao, di mo sila makokontrol kahit anong gawin mo. Even mga leaders ko, hindi ko naman sila kinukontrol, hinahayaan ko lang sila. As long as wala silang nilalabag na rules, as long as ginagawa nila na yung negosyo na within our moral code or ethics, yung ethical na ginagawa yung negosyo, hayaan ko sila, bahala kayo. Bahala kayo kung anong gagawin nyo. Hindi ako nakafocus sa production nila, ang focus ko, production ko. Kasi hinahayaan ko sila na ma-inspire sa resulta ko. Hindi sa sinasabi ko, hindi sa ginagawa ko, kundi sa resulta na meron ako. Kasi yun yung control ko eh. Ako lang ang makakagawa nun eh. Diba? Ako lang yung makakakontrol ng nire-recruit ko, kung ilan ang pinoprospect ko per day, ilan yung binibentahan ko per day. Ako yung makakakontrol nun. Walang iba. So, dun dapat nakalagay ang focus mo. Hindi sa keeping. Hindi, I'm not a fan of keeping. No, para sa akin, ang keeping is yung every time pag nagtitraining kami, pag nakakakwentuhan ko yung mga members ko, yun na yun eh. Pero ayokong gawin yan everyday kasi walang production. Tandaan nyo to, pansinin nyo, pag ginawa nyo to kung ano sinasabi ko, makikita nyo yung pagbabago. Doon kayo magsisimula magkaroon ng resulta. Pag ginawa nyo itong sinasabi ko. So, yun yung sa akin. So, I hope nasagot ko yung tanong ni Hazel. Yun lang naman yung sagot ko. Ganun lang naman kasimple. Kung meron ka rin mga katanungan para sa akin, mag-comment ka lang sa ilalim ng video na ito nung tanong mo. Lagyan mo kung ano yung tanong mo. And then, lagyan mo ng hashtag itanong mo kay Serrano para alam ko na gagawan ko siya ng video in the future once na makita ko na siya. So, as long as hindi ko pa nasasagutan yung tanong na yan or wala pa akong video na nagagawa regarding dyan, so sasagutan ko yung tanong na yan. Pero kung meron na akong naisagot dun sa tanong mo na patulad ng ibang tanong dati, magre-reply na lang ako dyan sa tanong mo nung link nung video na sagot dun sa tanong mo. By the way, meron akong ginawang ebook na alam ko na makakatulong sa'yo. Dun mo matututunan kung paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect para sa negosyo mo. Makikita mo yung link sa description ng video na ito. Hanapin mo lang yung Unlimited Prospects Handbook. Or pwede ka rin pumunta sa website na ito na makikita mo sa screen para ma-access mo yung ebook na yon. So doon ko ituturo lahat sa'yo kung paano ka makakapag-invite, tamang pag-invite, ethical na paraan, paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect with scripts na pwede mo nang magamit agad. So ayaw, parami ka natutunan sa video na ito. Live, love, and learn. You are born for greatness.